So once again, mga kagora ko, this is your Michael Vincent, ang iyong kagora at kalakwacha dito sa Saudi Arabia. So today's vlog, pag-uusapan natin ngayon yung balak kong pagbili ng electric scooter at bakit ang electric scooter na to yung kukunin ko. Actually, marami tayong pwedeng bilhan ng electric scooter. Actually, kaso nga lang, malalayo. Meron dyan, mag-order ka sa may Dubai, mag-order ka through online na manggagaling pa sa China. Pero dito sa Saudi Arabia, meron na. So sa lalong-lalo na, dito sa may Virgin store, meron na yan for sure, 100% meron dyan sa may Riyadh Park. So actually, tatlong model yung nakikita ko dyan. So yung iba doon, hindi pa naka-display, nakatago pa. So magtanong na lang kayo yung higher model at saka meron naman silang mas lower model. So ayun guys, ang ating pag-uusapan, speaking for that, is electric scooter. So kung gusto nyo mag-order ng electric scooter, meron tayong ma-orderan dito sa may noon.com. Meron din yan sa may Alibaba. Meron din yan sa may Bonggood. At meron din yan sa may Amazon. Okay? Pero kung ayaw mo nang maghintay at gusto mo nang bumili, dayuhin nyo lang ang Virgin store. Meron na dyan yung mga original na electric scooter. Okay? Base sa aking mga nakita o nakita ko sa may Virgin Riyadh Park, meron na silang Evions na originated from, if I'm not mistaken, galing na at nauuso na yan sa may Dubai. Okay? So, ang Evions, meron silang model na G Plus electric scooter. Okay? Meron pa silang Mi Electric Pro 2 o sometimes tinatawag tong Xiaomi Pro 2 from originated from China. So, meron din sila from US, if I'm not mistaken, galing to sa may originated from California, itong Bird Air. Okay? Ang Bird Air sa may Virgin Riyadh Park, meron silang higher model. Ito yung Bird 1. Kaso wala naka-display, magtanong lang kayo, meron silang stock. Same with the electric Xiaomi Pro 2. Ito yung pinaka new model nila doon, pero meron silang mas lower model. Magtanong lang kayo, medyo mas mura naman yon. Okay? At meron silang yung Evions, hindi ko alam kung ito yung tamang pagkakabigkas, is ang model nilang nakadisplay, gaya yung sinabi ko kanina, is G Plus electric scooter. Okay? So pupunta tayo sa mga features ng bawat product. O, nasa inyo na kung ano yung bibili nyo. Okay? Kung saan yung kaya ng pera natin, doon tayo. Okay? Pupunta muna tayo sa price ng Evions. So, yung price ng Evion sa Riyadh Park is nasa 1,899. Okay, Saudi Riyal. When it comes about sa my electronic Xiaomi Pro 2 or Mi Electric Pro 2 is nasa 2,689. So, medyo mas mahal. So, when it comes about sa US made or yung Bird Air is 2,499. Okay? So, actually sa design guys, mas lamang ako as mas attractive sa akin yung Bird Air kasi napaka, yung design niya is elegant talaga. So, when it comes about sa may Xiaomi, actually, marami nang gumaya sa Xiaomi when it comes about yung design niya. Ang dami ng kagaya ng Xiaomi. Pero, ang Xiaomi guys, ito yung pinaka-pioneer when it comes about yung paglabas o bebenta ng mga electric scooter. Ito yung mga nangunguna na nagbenta ng mga electric scooter. So, ito yung mga original talaga. So, ayan guys, yung Evions, ito yung pinaka, you know, yung design niya talaga maganda. Meron siyang LED light sa baba. So, fashionable talaga siya. So, elegant. Sa unisex siya, pwede siya sa lalaki, pwede rin sa babae. Pero kung dadayuhin nyo yung Virgin, tignan nyo na lang doon. Actually, lahat magaganda. Nasa inyo na yan. Kung saan yung kaya ng bulsa nyo, doon kayo. At kung saan yung design na gusto nyo, doon kayo. Okay? Actually, when it comes about yung speed o max speed o top speed ng bawat model, ang Evions nasa 25 km. Max speed ng
Xiaomi Pro 2 25 km, yung Bird Air 16 mph. So yung long range o yung range ng takbo ng bawat model, when it comes about yung Evions, nasa 25 to 35 kilometer range ang Evions from Dubai. At yung Xiaomi from China, ito yung original scooter ng China. Ito yung din yung mga pioneering when it comes about yung mga paglalabas ng electric scooter, ang Xiaomi. Kilala rin yan talaga at branded talaga to. Is nasa 45 kilometer. Super long range. So, malayong natatakbo niya. So, when it comes about yung Bird Air, nasa 16 mile range. Okay? So, ang panalo dito yung si Xiaomi. Okay? Pagdating naman sa may battery power, motor power, or yung max power ng bawat product is ito yun. Yung Evions, guys, nasa 300 watts. Yung max power ng Xiaomi Pro 2 nasa 600 watts. Dinoble niya yung power ng Evions. So, when it comes about yung Bird Air, nasa 5.2 Ah. So, panalo na naman si Xiaomi. Siyempre, mas mahal si Xiaomi. At sa mga taong gustong masatisfy, kung gusto nila yung mas mahaba yung takbo, of course, punta kayo kay Xiaomi. Okay? Kung gusto niyo naman yung affordable, mahaba ba rin yung takbo, meron yung si Evions. Okay? Ito naman yung bago kasi. Ito yung according sa research ko, ito ngayon yung medyo umuuso siya sa may Dubai. Okay? Ito naman, when it comes about yung fully charged o ilang oras sila bago ma-full charge yung product na to. Dako naman tayo sa mga Evions. Yung Evions nasa 4 hours bago ma-full charge yung product na yan. Of course, yung Xiaomi mas matagal yung charging time niya kasi nga mas malaki yung battery niya. Nasa 8 to 9 hours ang Xiaomi Pro to. At when it comes about yung Bird Air, nasa 3 to 4 hours yung para ma-full charge yung product na yan. So, ayan. When it comes about yung tire, guys, yung tire ng Evions, tire ng Xiaomi, pare silang hinahanginan. Okay? Yun ang problema niya. Not unlike yung Bird Air is purong rubber talaga siya. Kaso nga lang, syempre, pag puro, matagtag. So, yung impact sa atin na sumasakay sa electric scooter, medyo matagtag yan. So, not unlike yung sa may Xiaomi dahil hangin siya, shock absorbent siya, hindi siya masyado matagtag kasi hangin nga yan. Same with the Evions. So, pero base sa aking pagkaka-research din, ang Xiaomi mas pinatatag at pinatibay yung bagong labas nila when it comes about yung tire. O, iwan ko na lang sa may Evions kung ganun din. So, yung sa may Xiaomi, good quality siya. Okay? So, yan. So, nasa inyo na, guys. Hindi ko rin nasabi siguro yung full aspect ng product na yan. So, ibibigay ko sa inyo yung ibang detalye ng mga bawat model na to dito sa may video natin. So, panoorin nyo na lang, guys.
yan yung mga aspect niya, guys. So, sa akin, bilang isa sa nagre-research at gustong bumili ng electric scooter, so, ang mga basihan ko dyan is yung mga product. So, kung nasira ba yung item na yan, meron ba akong mabibili dito malapit sa akin? Meron ba akong mabibiling mga accessories niya? Okay? Yun yung isa sa mga kinukonsider ko sa pagbili ng electric scooter. Pero, wala guys, wala akong makitang mga pyesa ng Bird Air, which is napakaganda, US made. Nahirapan akong tumingin. Wala naman sa may Amazon. Hindi ko lang alam kung kasi nag-scan naman ako. Wala akong makita. Ni yung tire man lang na pamalit, wala akong makita. So, ganun din yung Evion's. Itong Evion's okay pa kasi nga bago to, bagong labas. So, yan ang base sa pagre-research ko is sikat to sa may Dubai. So, when it comes about yung Xiaomi, guys, Xiaomi, lahat ng mga model ng Xiaomi, meron makikita. May makikita ka sa may Nun.com, meron ka sa may Alibaba, Amazon, at saka sa may Bungood. So, ayan, kaya medyo mas mahal, meron naman mas mura na Xiaomi, yung mas medyo mas old model, para lang din naman sila ng ano, ng design, kaso nga lang yung motor at saka yung watch power, yung battery, medyo mas mababa yung isa. Pero, mas mura. So, ayun guys, so pipiliin ko talaga ang Xiaomi Proto na magiging scooter ko in the future, or kasi bala ko bumili ngayong araw na to. So, wala akong problema. Kung kailangan kong bumili ng mga tire, meron na akong bibilan sa may Nun.com, meron siyang mga accessories, meron din siyang accessories sa may Alibaba, sa Bungood, Amazon. So, nagkalat yung accessories ng Xiaomi. So, wala ka nang alalahanin pa. So, kung magkaroon ka ng problema sa mga Bird Air o sa Evion's, kailangan mo pang kontakin yung customer center nila o mag-order ka mismo sa kanila. So, not unlike yung Xiaomi, lahat ng mga bilian online, meron silang stock. Yun ang kagandahan. So, ayan. Kaya pinili kong Xiaomi dahil makakabili tayo ng mga spare parts niya. Kung may masira man, kung gusto mong i-upgrade. Yun ang kaganda, speaking for the upgrade, pwede mong i-upgrade ang Xiaomi. So, manood na lang kayo sa may YouTube. Talaga guys, ang ganda ng Xiaomi, pwede mo siyang i-upgrade yung terrace harap. Basta, pwede nyo siyang i-customize, baguhin ang Xiaomi. So, yun ang pipiliin ko, ang Xiaomi, kahit medyo mas mahal. O kung gusto nyo mas mura, meron siyang mas mababang model sa may Virgin. So, dayuhin nyo lang ang Virgin at magtanong kayo doon. Meron talaga dyan, lalong-lalo na sa Virgin Riyadh Park. So, hanggang dito na lang guys, ang aking vlog. Kung kayo nababalak, sana nabumili ng electric scooter, sana may naitulong ako sa inyo. So, that's it po guys. So, don't forget to subscribe, like, and share. Shukran!